Good morning. Magandang umaga. Good night then. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen Joshua. Oh, heute ist Mittwoch. Hi. 26. Mai. Dauert nicht mehr lange. Ich bin in Deutschland. Oh, ich freue mich schon. So. Ich mache nicht so gerne diese Maske. Para akong patong tingnan sa maske na ito ay Ginoo. Pero ito kasi ang required na mask sa Germany. Wala kasing ibang maske na required. Ito lang. FFP2 mask. Yan lang ang gamitin sa Germany. Walang ibang mask. Maganda nga siya. Dahil close na close. Hindi ito mo naka-filter. Palibot. Pero masikip. Pero dapat daw. Kasi ipinagawa ito eh. Alikuran ko, wala na namang mask ito mga tao. So, ito ang aking ano, routine. Dapat nakamask yan sila palagi. Dahil sa virus na ito, dapat nakamask tayo lahat. Kahit sa paglalakad. Tapos sunod-sunod pa naman sila sa akin. Hanging sa walang mask eh. Grabe. For what? Nagkaroon siya ng ano, mask sa kamay lang. Have to use the mask. Eh, hindi ako mahilig makipagsabay sa mga taong yan. Nawakan lang kasi yung mga mask sa ano, kamay. Yung hininga nila, masundan ko. Yan ang yan talaga ang delikado. So, kaya ito tayo. Parang pato. Kulang na lang tubig, lalangoy yung pato nyo. Grandma na pato. Dahil sa mask na ito. Pero ito kasi ang required. Kaya yung isang kumpanya na lilipat ng Germany, siyang gumawa nito. Daming kulay. Oh, Diyos ko. Hindi ko naman sila masuot lahat dahil mukha talaga akong pato. So, kahapon, approved ni Google AdSense yung aking bank account. Thank you. Antay lang talaga tayo na babalik yung ads. Eh, dahil kailangan pang sure talaga. Takes weeks pa siguro yan. Pero hindi naman, hindi na sa, thanks God, hindi naman disable yung ating channel. Customize yung ating channel. Patuloy. Kasi wala naman talaga tayong kasalanan, ano?
May mali lang doon sa ano. Tsaka nag-change ako ng password. Yan ang order sa akin. I-change yung password. Ginawa ko. Kasi marami daw kumalikot eh. So, Anita Bruso. Talagang ano tayo? Umagang umaga. Kahapon, ewan ko. Pagod na pagod ako kahapon. Tulog na tulog ako. Galing ako ng Konak. Pating ng bahay. Hindi nga ako. Kumain ako sandali. Pero, after kumain, nakatulog ako. Akala ko nga umaga na. Kasi, sabi ko umaga. Mga bata, maglalaro. Yung pala, alas 10 ng gabi. Naglaro pa yung mga bata. Tinignan ko sa balkonahe. Naglaro pa sila. So, nakatulog talaga ako. Sobra grabe ang tulog. Nalata ko kahapon na ako ay pagod na pagod. Mainit yung aking ulo. Pagod pa. Ganyan naman, normal naman talaga yan pag ikaw ay pagod. Mainit yung ulo mo. Yung kapitbahay, nasigawan ko tuloy kasi ring ng ring. Tapos sa nakapagpahinga na ako kahapon, mga alas 6, naglakad ako patungong market. Nagpasalamat lang ako doon sa kapitbahay na iniwan ko yung aking susi. Dahil nga dito sa aming apartment, may ni-repair. At saka yung nag-repair, papasok yan sa aking bahay, sa aking apartment. Dahil nagkaroon kami ng yung sa tawag niyan yung pag may magring makikita mo sila sa maliit na television. Nagring yung kapitbahay, binigyan ako ng code number kung paano ma-open yung door. Ring na naman siya uli. Nagkakamali daw siya. Tapos, antok na antok ako. Ring na naman siya. Nagbigay sa akin ng maliit na key. Hindi naman key, yung maliit na chips. Para daw yung deactivate yung, para ma-activate yung pag-open ko ng pintuan. Sa init ng ulo ko, sabi ko gawin niya yan isang beses lang. Hindi yung tatlong beses siya po nag-ring. Dahil ano, init talaga. Oh, Anita, I'm sorry. So, tapos, dahil hindi na ako makatulog, pero maano pa yung mata ko na naantok, ginawa ko, shower ako sandali, ng lamig talaga na tubig. Tapos pumunta ako ng Migros. Bumili ako ng tea. Kasi isang kilo na tea. Bigay ko sa aking neighbor. Kasi siyang, binigyan ko siya ng key. Yung neighbor sa baba. Hindi yung tatlong beses na, neighbor na nagring ng ring. Kasi siya ang siya kasi ang ano namin yung tinatawag na housemeister. Yung nag-hold ng pera sa naglilinis dyan sa aming apartment. So, hindi ko siya hindi ko sa kanya binigay yung key, sa iba ko binigay. Eh ngayon kahapon dumating ako galing sa ano market, dala ko na yung tea, dala ko na yung mga ano binigay ko sa baba.
sa matanda. Binigay ko sa kanya yung 1 kilo na tea at saka kalimutan ko paano yung binigay ko. Tsaka nakita ko yung kanyang apo. Sabi ko, itong pera na ito eh, bili mo ng libro para sa'yo. Kasi ngiti na ngiti yung apo nang nakita ko eh. Kilalang kilala niya ako, pero hindi ko siya kilala. Pero apo yun niya. Sabi ko, bili mo ng libro. Oh. Tapos, itong ano ngayon, biligyan ako ng pagkain. Kasi dinner time yun eh. Mag-alas 7 na akong bumalik galing sa market. Bitigyan niya ako ng 1 platong pagkain. Market ako sa aking apartment. Ayun. Paglapag ko ng aking mga bilihin galing sa market, hindi ako kumain. Diretso ako nakatulog talaga sa pagod ko. Pagdating ko, nag-shower kasi muna ako. Ang sarap ng shower, pag-shower ka ng cold water talaga. Ang sarap. Nakatulog ako hanggang nagising ako. Kita ko kasi na nakaon yung TV sa harapan ko kasi sa kwarto ko may TV. Sa sala din. Hindi ko ginagamit yung TV sa sala. Sa kwarto lang. Ayun. Nakita ko alas 10 pa pala ng gabi. Ang ginawa ko, inano ko yung ano, nag-start akong luto tsaka kumain. Ayun ako. Hindi ko ginalaw yung aking laptop para ano, tahimik ba. Ayun. Nang ano, nakita ko sa aking cellphone, member kasi ako sa isang ewan ko kung anong channel yon, member ako, nakalagay doon na yung channel niya nakapost. Sabi ko, aray na naman, pwede ko daw kunin yung aking member na pera na binayad ko last month. Ay, nako. Kasi naman, huwag kayong mag-double account. Huwag kayong magloko. Alam nyo, kinikita sa ano, hindi naman malaki. Gawin ninyo na lang hobby ang YouTube. Pero kung nag-YouTube kayo at pupunta pa kayo sa mga ang tawag nito at mag-ano pa kayo ng load, lugi talaga kayo. Huwag kayong mangarap na maging milyonaryo. Hindi natin gayahin yan si ano, si sino yung Ivana na yan or si Serafi Tulfo. Hindi tayo yayaman dyan. Hindi tayo, huwag natin gayahin. Ako, ginawa ko na lang yung hobby. Kahit na ilang beses na akong binali, ginawa ko lang nung, kasi wala naman akong talagang kasalanan. Pero ang ginawa ko, kasi palagi sinasabi sa akin, change your password. Magpalit ako ng password. Yun ang ano ni Google talaga. Change the password. Kaya pinalitan ko. Kasi wala naman talaga. Nakikita naman talaga ni Nana. Yung aking channel ay malinis. Naka-open nga yan. At saka naka-translate lahat in German. Lahat ng ano translated.
Yun na nga. Customize dahil sa isang mali na akala na-hack yung aking bank account. Pati ang bangko nadamay. Sinirado ba naman yung bangko, ang bank account ko? Nag-message ako doon. Sabi ko, what happened? Sabi nila, sabi ng bangko, yung aking advisor, Anita, we close the bank. Close your account. Kasi minessage ko siya eh. Kasi hindi ko naintindihan yung message ng bangko. Kasi yung message ng bangko sa akin, ng S-Bank kasi dito sa amin, Turkish. Mga siguro mga 7 times nag-message yung bangko, sunod-sunod. Wala akong reaction. Sabi ko, ano ba itong message na ito? Finorward ko doon sa, alas 6 ng gabi yun. Finorward ko doon sa aking advisor. Sabi ko, what happened? Tapos, sumagot naman siya kaagad. Sumagot siya ng mga 20 minutes. Sabi niya, honey, the bank closure account. Tapos, sabi niya, wait. Sabi niya, wait. Antay ka. Tapos, yung central bank, kinausap niya yung main talaga. Alam niyo naman na dito sa akin, branch yan. Alas 6. Tapos, alas 10 ng gabi, sabi niya, Anita, your bank account is now open. Oh. At iba naman yan. Pero, the reaction of Google accent is very good. Tsaka reaction ni YouTube is very good to close. Report nila yung aking account na hack. Kung hindi nila ginawa yun, kung totoo may mga may mga hacker, di ubos na yung pera sa loob nung ay nako. Yung reaksyon ba? Seconds ang reaksyon. Ayan, nag-change ako ng password para walang gulo. Tapos kahapon, nag-like ako doon sa kanyang post. At saka, nag-comment. Yung pag-like ko, naghingi ka agad sila sa akin ng aking password. Tapos, binigay ko. Nag-alert ito. Sabi, ibigay ko daw uli. Binigay ko uli. Tapos sabi niya, show. Show ko. Tama. Sabi ko, yes. So, that means ako talaga yun. Oh, sabi ko, dami palang control nitong maging YouTuber tayo. Diyan na tayo talaga. Yung hindi pa tayo nagkaroon ng ads, hindi pa tayo monetize. Easy-easy pa yun. Ngayon, pahirap ng pahirap. Pag monetize ka na, kailangan mag-ingat ka talaga. Kasi one step na magkakamali, ayan. Wala naman tayong wala tayong tinatago sa buhay. Binigay ko yung aking passport. Kinuha nila. Alam nila. Matagal na yun. From the beginning, alam naman nila ang telephone number. Tapos yung passport. Tsaka ngayon, nagpadala sila ng sahod, yung test. Test lang naman yun. Tapos kino-confirm ko na yan ay dumating sa aking account. Ayun.
Kaya okay na. Ay, ang hirap. Mas mabuti nga ano ito ngayon kahit may kasi nasa computer ano tayo tayong time. Kaya ginagawa yan. Hantay lang tayo kung kailan ba ibalik yung ating ads. Ay, ang hirap talagang naglakad ikaw. Tapos itong mas maganda naman hihinga. Pero maganda kasi maganda kasi pag walang mask. Ay, naku. Pero ano yun natin? Ganda kasi pag walang mask. Sanay tayo. Pero masanay din tayo nitong may mask. Siguro sanay ng mga tao katulad sa Japan, nasanay na silang nakamask, ano. Eh, sa bagay, polluted naman masyado ang lugar dahil sa kadadadaming tao. Nasa likod ko itong mga ano na ito. Tapos walang mask yung isa. So, ayan ang aking istorya about ano nakakahapon. Antay ko na lang yung pin. Yung pin na lang talaga ang kailangan. Sabi naman, nahintayin daw yung pin. Pwede hintayin natin. Oh man. Nandito na naman itong tao. Under hat pen mask eh. Use your mask. Kaya mask eh. Yuk. Mask yuk. Yeah, yeah. Pinakita lang niya sa kanyang sa braso na nandiyan yung mask. Alam mo pag nagja-jogging kasi yung hininga ng tao. Kahit na 1 meter o 3 meters na siya ang layo, nakakatch mo pa rin yan. Kaya, very ano ako. Kaya kahit na nagano, nakamasa ako, pagdating ko ng bahay, mag-steam ako. Dahil delikado yan eh. Kahit na nakaano ako, wala pa yan silang mga vaccination, mga bata pa yan. May vaccine na nga ako pero kahit na isang dose pa lang yung nakuha ko. Sa 24 pa yung second dose tapos kasi yung BioNTech is dalawang dose lang yun yung sa China ang 3 dose dahil hindi daw masyadong effective. Yung sa amin naman ng dalawa lang. Yan naman talaga ang dapat. Very ano ako masyado eh. Masunurin ako masyado. Nang sinabi ni Google, change your password. Hindi ko pinansin first. Pang ano, pang ilang ano na yon. Dalawang araw yata. Change your password. Kaya ano tapos yun nag-message sila sa akin na nag-change ako ng password ay kino-confirm ko naman tapos
Tapos yung aking bank account, di inano ko, binura ko muna yon. Tapos tinaip ko naman manual yung bank account. Accept din. So kaya antay na lang tayo kung kailan darating yung ating pin at saka dahil babalik yung ating ads. Pero lahat ng aking mga posts in public naman siya, wala lang ads. Kasi kinokontrol ko yung aking mga post eh, yung ina-upload ko lahat naka-open. Ay nako, kaya kayong mga ano dyan, kayong magloko please, kasi madama yung walang ano eh, kasi yung aking ano magsasalita kasi ako ng ating lingwahe ng Pilipinas, kasi ngayon akala nila madaya ako katulad ng karamihan ng mga Pinoy. Sabi nga ng aking ano, Mami, hobby mo yan, huwag kang ma-stress dahil hobby mo yan. Hindi yata marunong mag-drive itong mama na ito. Problema ng mga tao nito, nakapark sila sa gitna. Ay naku, buhay nga naman. Mahirap palang maging YouTuber. Kontrolado yung buhay mo. Controlling your life. Kasi bigay mo yung passport na, yung passport mo talaga. Ini-scan ba yun? Ini-scan na nga dito. Dito sa Turkey palagi. Kung pwede nga lang yung ano mo, yung mga document mo. Sabi ko, yung mga document from Izmir to Ankara, magkasya, magkaplat na. Pero ngayon, dahil ano ikaw, nakakatch nila sa kana sa kanilang nasa loob ka na ng kanilang computer system, ang dali na nang ano na ikaw ay bigyan ka agad nila ng action or yung mga dokumento mo or kailangan mo ng ano ng doktor, nandyan lahat naka-computer. Tapos tulad ngayon na may COVID, ang dali nilang mag-ano sa iyo. Nagbigay ng mga document na ikaw ay makasakay ng train na walang problema dahil nandiyan nga lahat. Ipasok lang 'yon sa computer. Pwede ka. Tapos mag-ano ka ng
schedule, alam na kaagad nila yan. Ha, ito yung code number, ito yung TJ number. Kikita na kaagad nila. Si ano yan? Si Anita Bruso. Anya, ganyan ang edad. Nagkaroon na yan ng isang vaccine. Oh, ganyan. Kompleto. Kompleto. Talagay din doon na ikaw ay negative. Oh, Diyos ko. Nakalagay lahat kompleto doon. Tapos nakalagay din na nakita ko sa aking e-navis. Madaling i-operate yung e-navis. Dahil yung e-navis kasi in German din. Tapos i-click ko lang yun. Tapos nakalagay doon ang aking pangalan, Anita Bruso. Tapos may isa ka bang i-click, sabihin sa iyo na ang next schedule mo is 24 ng June. Oo. Sa ganitong hospital, nakalagay lahat kumpleto na address ng hospital na puntahan mo for the second dose. Tapos yung isa naman, yung e-diblet, yung mga normal Turkish ano, for Turkish ano yan dito sa mga Turkish lang, dahil may residence permit ako, binigyan nila ako noon e-diblet. Hirap lang i-operate dahil in Turkish nga, pero dahil ano, dalawa yan kumpleto, e-navis at saka e-diblet, pareho. Pero yung e-diblet is government talaga yan. Makapasok ka sa system na nila ng gobyerno. Pero hindi na. Pwede akong pumasok. Pero hindi ko ginamit yan ngayon. Ang ginamit ko yung e-navis. Dahil in German nga. English, German. Ayan. Pero may words pa rin doon na in Turkish. Hinahalo nila ba? Pero that's okay. Yung amin naman sa Germany, yung Corona Warn App. Yun ang pinaka magaling na operate. Madali siyang i-operate talaga. Tapos naka pag i-click mo lang 'yon, makikita mo kaagad na wala kang kasalubong na may sakit. Palagi yan siyang naka-aktuel, ano? Palagi siyang ano, sabi nila kinokontrol nila last 2 hours ago. Sinasabi naman nila, pag open mo ng ano mo, laptop mo, tapos or the cellphone mo, tapos i-open mo yung Corona Warn App ng Germany, iikot mo na yan, sasabihin mo na wait a minute, tapos mag-click yan na wala kang nakasalubong na may sakit. Ay nako. Okay, concentrate mo na ako sa aking paglalakad. Dahil yung aking video is mag 35 minutes na. Okay, hanggang mamaya sa second round.